Good morning mga kapobre, maayong buntag sa Bisaya pa. Good morning, magandang umaga sa Tagalog. Ang magbisaya muna tayo ngayon mga kapobre. Ang request nila, gusto nila ako magbisaya, lalo na yung nasa probinsya di masyadong nakaintindi ng Bisaya. Ayan, maayong buntag sa inyong tanan diha. Na taga probinsya, muna atong buhaton karon magtinula tag Matambaka. Matambaka, nga butangan na tuog. Mais, okra, kaning kamunggay o galugbate. Kaning mga kapobre, pinakasayon rin nga luto. Kaya ang kaning nga luto, good mga kapobre, ako ning gipakita sa inyo. Kaya og ingon pasoban, pinakabisik. Bisik talaga, totoo naman talaga. Pinakabisik, pero itudlo na ko ni sa inyo mga pobre, pinapaalam ko sa inyo lahat na kinitong luto ko ay maganda to para sa taong may mataas na dugo, high blood ba kung tawagin, high blood unya. Bawal man na siya sa mga na kuan, bawal sa mga pagkaon nga limantikaon o nang magbawal po sa karne. O nang kani amoy atong lutoon. Mauni mga kapobre, ang gilas hugas na ko sa mga kapobre sa isda ang aking baking soda para gyud mawala ang langsa. Kay kinahanglan din mga kapobre ang atong pagkaon hugasan nato. Huwag maayo para limpyo. Mauni, tanawan nyo ni mga kapobre kung saon ko ni. Nga, mangutana mo mga kapobre nga nung naman ni mais, mga kapobre. Gituyo na kuning mais pagbutang. Kaya kaning mais mo na ni magdala sa sabaw nga akong tinulang nga isda. Nga ang sabaw, mutamis. Kaya di man tamo gamit mga kapobre og bitsin or magic sarap. Kaya ang bitsin og magic sarap mga kapobre, bawal na sa tao na taas og dugo. Ang buhaton nato niron mga kapobre no. Unahon nato ning atong kuan. Ad-aron nato ning ato ang kamatis para kuan para mo ni atong unahon ron. Nya kani habang nagkuan-kuan ni nag-addad sa kamatis, ako nang gipainit ang akong kasirola nga gibutangan og tubig kay para mahuman na kong add-add ning kamatis, sibuyas, ibutang ko ni dito sa nagbukal nga ini tubig. Unya, habang imuning gipabukalan ang kamatis o ang sibuyas, butangan ni mudaan o asin para ang asin matunaw na, dili na siya maparat ang atong giluto. Unya, kauban po ning tanglad, ibutang na ko ni sa pinakulo ang tubig. Pagkahuman po na ni ron mga kapobre, makuloan na muna, tanawan ninyo karong na butangan po nato ni sibuyas nga daghan kaayo, kauban ang butangan nato ang atong tinula o kaning okra. May kaning okra po mga kapobre, no? Nindot ni siya taas o dugo. Kay ako mga kapobre, katong ni Agi, taas kay kong dugo. Ang ginawa ko naman, itong okra nagbabad ako, hiwain ko ng maninipis, tapos ibabad sa tubig, ilagay sa rep, kinabugasan, pagising ko, yan ang ininom ko, kaya normal na ang aking dugo. Kaya umiiwas ako mga kapobre sa pagkain karning baboy, kasi di man ako talaga kumakain ng karning baboy, kaya yun, ganun. So, mga kapobre, islice na kayo rin or anong gagawin natin sa mais, ganituhin natin mga kapobre, kasi ihahalo ko to doon sa pinakuluan kong kamatis, sibuyas at saka yung aking tanglad pinakuluan doon sa ano isabay ko na doon ilagay para mauna to siya maluto kasi matigas ang mais so ilagay ko doon para maluto. Ayan mga kapobre, manipis-nipis lang to para mabilis maluto kasi itong mais mga kapobre kaning mais mo ni magdala sa tamis sa atong sabaw na din natin magkinahanglan o magbutang tag-uban pang mga pangsahog diha nga pang yung sahog bitaw nga mulami ang ato pagkaon dahil sa sahog kagaya ng bitsin at saka magic sarap o natin kamunggay mga kapobre na po'y alugbate. So kaning natira nga kuan, kaning nahabilin nga mais mo ako lang po nilong agon laga para bukas ang aking almusal. O tanawan nyo mga kapobre, o, ang kamatis o ang mais nga akong gilatan na pinakuluan. So mga kapobre, ilagay ko na rin yung aking sibuyas, dahonan at saka okra. Sabay-sabay ko din para maluto. Ayan mga kapobre. So sigurado mga kapobre, masarap na tong ating sabaw dahil
nilagyan ko ng mais. Kasi manamis na miss yung ating mais, mga pobre. Minsan naman, mga pobre, pag wala kong mais, nilalagyan ko lang ng gabi para malapot yung ating sabaw at maging masarap. Huwag tayo masyado gumamit ng mga akala natin masarap, o masarap nga naman sa dila, pero sa katawan natin ang balik noon, mga kapobre, hindi maganda na lagi tayong gumagamit ng MSG, pitchin, or magic sarap. Yung oyster sauce, okay pa yun sa panggisa, pero sa tinola, gamit na lang tayo ng kuan. Kung medyo maano pa kayo sa budget, bili kayo ng mushroom, maganda rin yun, para manamis namis ang ating sabaw. Ayan, mga kapobre, ilagay na natin yung ating isda. Ayan, mga kapobre. Tingnan nyo, mga kapobre, diba? Napakasarap na ng sabaw. Ayan. So, ilagay na natin, mga kapobre, ang ating isda. Kasi yung ating okra, medyo luto na. Matigas kasi ang okra, kaya nauna ko paglagay. Kasabay, parang dinagdag ko na lang sa aking pinapuluang. Ayan, mais. O, diba, mga pobre? Pag nag-absorb na yung sabaw dun sa ano ng isda, so, maging masarap na talaga ang ating sinabawang matambak. So, ilagay ko na rin, mga kapobre, yung aking konting alugbati. Eh, ang alugbati naman, mga kapobre, pag tayo ay may ulcer, yung sumasakit ang tiyan mo dahil na pasma ka sa pagkain, sumasakit ang tiyan mo, ulcer yun. So, gagamit tayo ng alugbati. Kasi itong niluluto ko, mga kapobre, kaya pinapakita ko sa inyo. Sabi naman ng basher ko, ay pinaka-basic na luto, bakit pinapakita pa? Ito, mga kapobre, kasi tinuturo ko kung anong dapat kainin sa taong high blood, na para hindi atakihin. Sayang ang buhay kung atakihin tayo. So, ganito talaga yung, mga kapobre, ang ipapakain niyo sa taong mataas ang dugo para hindi siya atakihin. Kasi gulay-gulay lang siya, hindi pwedeng kakain siya lagi ng karne. Ang malunggay naman, mga kapobre, ang daming benepisyo makuha sa katawan natin. Bakit? Ang malunggay, mga kapobre, ay antibiotic. Ako, pag sumakit ang ulo ko, naglaga lang ako ng malunggay, kaya yun ang sabaw, iniinom ko, kinakain ko na rin yung dahon, tapos kunting asin lang yun, mga kapobre. Kung may mga ano pa kayo, tanglad, yun yan, aluya, kailangan nyo din lagyan para may lasa, pero ako malunggay lang talaga. Ayan, mga kapobre, ang malunggay, napakasarap. Grabe, napakasarap talaga ng malunggay. Excuse me, mayong buntag, mga taga-probinsya. Tanawan ninyo ang akong giloto. Sa mga taong medyo mataas ang lugo, ito ang ipahigop yung sabaw. Save ang taong mataas ang lugo para hindi sila magka abriya sa kanilang naramdaman, kasi hindi siya mamantika. Wala talagang mantika ito, mga kapobre, at walang kimikal, kasi asin lang, kunting asin lang nilagay ko, kasi masarap na yan. Ayan, mga kapobre, luto na yung ating tinulang matambaka. So, mga kapobre, napakasarap. Masarap yan kasi may mais. Manamis na mis kasi ang mais, mga kapobre. Turo ko na lang sa inyo, pag gusto nyo kumain ng healthy, ganyan lang, mga kapobre. Ayan, mga kapobre, bye-bye na!